Okay, mga idol, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, meron tayong ano, unit na Isuzu Crosswind. Ang problema nito, sorry, mga idol, sabi ng may-ari, ito. Pakita ko sa inyo. Yung ano niya, indicator sa oil, ito mga idol, laging umiilaw kahit umaandar na. Naka-on yung ignition mga idol. Ngayon, pandarin natin. Ayun mga idol, umandar na ito. Tapos yung ano niya, hindi pa rin nawawala yung indicator sa oil. Kaya ito ang concern ng may-ari mga idol, kung paano ano, kung paano daw ito mawala. At bago tayo magpatuloy mga idol, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe at click yung notification bell mga idol para updated kayo sa mga bago kong uploads. Okay, ipagpatuloy natin mga idol. May mga dahilan ito mga idol kung bakit ito umiilaw. Una, yung oil cylinder niya baka barado o stuck up or sira. Pangalawa, yung strainer niya mga idol doon sa may oil pan baka barado. Yun mga idol. At saka pangatlo mga idol, ang kanyang oil pump baka mahina na yung ikot ng oil pan, oil pump, kaya hindi makaabot yung pressure doon sa oil cylinder, kaya hindi siya, kaya lagi siyang umiilaw kahit nakaandar na yung sasakyan. At panoorin lang ang video mga idol hanggang matapos dahil ipapakita ko sa inyo kung paano siya testerin gamit ang digital multi-tester. At kukunan natin ng resistant ang oil cylinder habang umaandar yung sasakyan. Ngayon, ang first step ko mga idol, doon muna ako sa oil cylinder. Tingnan ko kung ang kanyang resistance, kung pasado ba sa standard na hinihingi. Ngayon mga idol, hanapin muna natin kung saan nakalagay yung oil cylinder niya. Okay, sige, tara. Sundan niyo ako mga idol. Okay mga idol, nandito ang kanyang oil cylinder. Ito. Ito ang kanyang oil cylinder. Meron siyang sakit. Meron itong supply mga idol. Meron isang wire ito mga idol, isa lang. Supply niya ito at tapos body ground ato automatic. Ito mga idol, tanggalin natin ito tapos kunan natin ang resistant. Tapos leaking kasi idol eh, leaking ang kanyang oil cylinder. Tanggalin natin tapos linisi natin at saka kunan natin ang resistance. Okay mga idol, ito yung bago niyang oil cylinder. Pinabilhan ko ng bago mga idol kasi leaking kasi itong luma mga idol. Ngayon, testirin natin ito mga idol. I-compare natin kung pareho ba sila ng reading. Tara mga idol. Ito na mga idol. Unahin natin itong luma. Tingnan nyo mga idol. Walang reading mga idol. Dapat mga idol, nandito ito sa mga 0.9 or mga 1.2, 3.2, 0.8. Ganun lang mga idol. Tapos sa ohms nyo ilagay mga idol. Ayan mga idol, walang reading. At bago ko ito nilinisan mga idol, nung pagtanggal ko nung una, ay kinunan ko ng reading, meron siyang 0.9 at saka
pagtapos kong linilinis mga idol, ito na nangyari sa kanya. Wala na siyang reading. Itong bago mga idol, testirin natin kung ilan yung reading niya. Ayun mga idol, kung makikita nyo mga idol, meron siyang 3.3. Ayan mga idol, 1.0.7. Okay mga idol. So okay tong bago mga idol. Para makita nyo talaga mga idol na okay to, tapusin nyo ang video mga idol, dahil actual to nating gagawin mga idol, makikita nyo. Okay mga idol, kinabit ko na yung bagong oil sender. Ngayon, kunan natin ito ng resistance na nakakabit dito sa block mga idol. Kung magkuha tayo ng resistance dito mga idol, dapat tanggalin natin itong sakit. Okay? Okay, set natin sa ohms mga idol. Tanggalin mo muna natin yung sakit mga idol. Tingnan nyo mga idol kung ilan yung reading niya. Ayan mga idol, 0.6, 1.8, 0.7, 2.7. Ayan mga idol, okay yung resistance niya mga idol. Okay, ngayon ikabit natin itong sakit, tapos tingnan natin doon sa panel board kung umiilaw pa ba yung ano niya, yung oil indicator. Tara, tingnan natin mga idol. On natin yung susi kung may ilaw ba. Ayun mga idol, umilaw yung oil indicator niya. Tapos pandarin natin idol kung mawala ba yung ilaw. Kasi ang problema nito, kahit naka-under na, laging umiilaw ang kanyang oil indicator light. Ayun mga idol, naka-under na. Tapos nawala yung ano mga idol, oil indicator light. So okay mga idol, okay yung bago. Sira talaga yung luma na oil sender. Ngayon mga idol, tingnan natin kung ilan yung reading niya pag naka-under. Tingnan natin kung ilan ang reading ng ano oil sender pag naka-under. Ngayon idol, gagawin natin, hugutin natin itong sakit. Okay lang yan mga idol na hugutin. Ngayon, ikabit natin ito mga idol. Stroke. Kabit natin mga idol at itong negative. Ayan mga idol, wala siyang reading. So ibig sabihin, meron siyang reading pag meron siya resistance pag ano, hindi naka-under yung makina, hindi pressurized yung oil sender, nagkaroon siya ng reading. Pero pag ina-under na mga idol, ibig wala na siyang resistance, kaya ano, mawala yung ilaw doon sa indicator light. Ito mga idol,
Walang reading. Ba? Standard ito mga idol. Ito mga idol, naka-under na. Tapos, hinugot ko. Tapos, tinisting ko. Wala siyang, ano. Pero pagpatayin natin, tapos titingnan natin mga idol. Actual to mga idol. Ito sa negative. Sa body ground niya mga idol. Ayan mga idol. Nagkaroon siya na reading. 0.0. Ayan mga idol. 0.5, 0.9. Yan nagkansak. Sakto na reading niya. Ayun na daw, saksak na daw ito. Testingin natin itong luma mga idol. Kung ilan yung o magkano yung resistance niya. Nung pagtanggal ko dito mga idol, bago ko nilinisan, kinunan ko siya na resistance. Meron siyang 0.9. Kaya nakailaw pa doon sa ano, sa panel board. Kaso lang, kahit umandar na, umilaw pa rin. So, tingin ko dito mga idol, itong sender na ito, stack up na ito. Dahil pagkatapos kong linisan ito mga idol, wala na siyang reading. Kabit natin dito. Ito mga idol, hindi ito naka-under ang makina. Kinabit ko yung na-observe yung mga idol na tinisting ko ito, walang reading. At ito, meron. Tapos pag kinabit ko ito mga idol, pag kinabit ko yan, tingnan natin sa taas kung iilaw ba yung indicator light. Ayan mga idol, umilaw yung indicator light nya. Ayan, ngayon, off natin, try natin yung luma. Hugutin natin itong sakit mga idol. Tapos kabit natin itong luma. Ngayon mga idol, ito mga idol, supply pa ang kanyang ano, wala pa siyang body ground. Ito pag pinaksak natin ito, may supply na siya at meron na siyang body ground. Tapos o natin susi doon, umilaw siya. Ito bago ito. Ngayon, try natin ito. Kabit natin. Para mag-testing kayo nito mga idol na meron na siya, supplyan niyo ng ground. Pwede ra mga idol galing sa ano, sa negative. Kuha lang kayo ng wire. Kabit nyo doon sa negative sa battery, tapos dikit nyo rito dito sa ground. Uli tali nyo dito yung wire, tapos on yung susi,
kung iilaw ba. Okay. Idol, gagamit ako ng ganito. Ito sa positive, ito sa negative, at ito steady ground ito mga idol. Idol, inabit ko na siya sa negative, sa battery. At ito na, umilaw siya. Ito mga idol, pag pinita ko ito, meron siyang positive. Pag pinita ko dito, meron siyang negative. Okay mga idol, lalagyan ko muna ito ng ground para meron na siyang ano, para matesting na natin. Itong kinabit ko mga idol, may connection na ito doon sa negative ng battery mga idol. Steady ground itong kinabit ko. Dito ako sa tester kumuha. Tingnan natin sa loob mga idol kung iilaw ba. Ayun mga idol, kung nakikita nyo, hindi umiilaw yung oil indicator light nya. So meaning mga idol, sira na talaga yung ano, yung oil cylinder. Ayan, hindi umiilaw. Kaya confirm mga idol na sira talaga yun. Solve na natin ang problema nito. Problema sa oil indicator light na laging umiilaw kahit umandar na. Hanggang dito lang muna mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan niyo ang video na ito mga idol, paki-like mga idol. At kung meron kayong mga katanungan, comment na rin. At don't forget to subscribe mga idol para updated kayo sa bago ko na mga video. Maraming salamat. Super thank you sa inyong lahat mga idol.